po sa ating pastor. Kung wala pong ating pastor, wala po ako dito. Wala po si Pastor Rick. At wala din po tayo dito. At salamat na may Diyos tayo. At kaya po tayo nandito po lahat. Okay, sige po. In behalf of PMA Baptist Church, kami po'y bumabati ng pang-apat na taong anniversary po ng ating simbahan po sa lugar po na ito. Sa aming mga bisita, thank you for coming. At sa mga members, magpapatuloy lang kayo, magpatuloy kayo na maglingkod sa Panginoon. Papatuloy po tayo. Sige po, buksan po natin ating mga Biblia. Dito po tayo sa Proverbs chapter number 6. Proverbs chapter 6. Kanina, nag-fellowship kami ni chapter 22, verse number 6. Ni Pastor Rick ay sa mga bata, ay huwag po kayo maingay ha, mga bata, huwag kayo maingay. Yan, okay, panahon na po para tayo makinig. Okay, mga bata, huwag na kayo maingay ha. Yan, sige po, babasahin ko po Proverbs chapter 22 in verse number 6. Okay, sabi ng Bible dito, I train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang pag-uusapan natin ngayon pong gabi ay nakakonektado po sa ating pong team na My Family, My Disciple. Alam nyo, kung meron mang pinakamasayang pamilya, yung pamilya na lahat yan ay nagsasabing tumanggap kay Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. Sapagkat pag tinanggap natin si Kristo, meron tayong assurance of heaven. Kaya ngayong umaga, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay God's authority in our training in the home. God's authority in our training in the home. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat na binigyan niyo po ng pagkakataon na kami po'y tumugon sa panawagan po ninyo mula sa aming pastor, Panginoon, kay Pastor Rick. At salamat sa kanyang pamilya, mga anak, at ganun din po sa mga members dito, Panginoon. Ganun din ang aming mga mahal na bisita ngayon pong gabi. Pagpalain niyo po ang pangangaral at pakikinig ng inyo pong mga salita. Iligtas niyo po, Panginoon, ang mga hindi ligtas. At patuloy kaming hamunin ang bawat anak ninyo, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. At huwag niyo pong payagan ang diablo na magkaroon ng puwang. Sawayin niyo po siya. At dalangin namin ang banal na Espiritu, Panginoon, na maging malaya po sa aming mga puso na kumilos. Maging ang mga anak ninyo na nakikinig through Google Meet at saka sa Facebook, Panginoon. Igapos niyo po ang kaaway. At give us revival, O God. At patawarin kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, amen. Alright, pwede na po po. At inilingko po na bawat isa na wala pong matutulog. Tama yung sabi ni Pastor Rick kanina. Hindi tayo pumunta dito para matulog. Kundi nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Ano po? At sa aming mga bisita, alam nyo kami po ay natutuwa, masaya na kay tumugon sa aming pong invitation. Sa gabing ito, ang panalangin namin ay hindi ito yung una at huli na pagpunta nyo sa simbahang ito, kundi tayo patuloy na magkasama-sama na lumago sa salita po ng Diyos. Alright, so pupunta na po tayo dito para hindi na po tayo tumagal. Ano? Now, muli ang ating pag-uusapan na tema ngayong gabi ay God's authority in our training in the home. You know, God is the foundation, the founder, and His word is the function of the home. I hope nakikinig tayo, amen. Ang Diyos ay siya po ang pundasyon at siya po ang founder at ang kanyang banal na salita ang pattern ng ating function sa bawat tahanan natin. And His love is the very spirit of the spirit of every home that we have.
Wala na pong ibang pinakamagandang espiritu, mga kapatid, na maging spirit ng ating tahanan maliban sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, kung nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tahanan natin, ay wala doon yung hatred, wala doon yung kaguluhan, sapagkat nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Pero pag wala doon ang pag-ibig ng Diyos, nandoon ang hatred sa loob ng tahanan. At madaling wasakin ng Diablo ang bawat tahanan po natin. Now, ito pong aklat na binasa natin ay karamihan po dito na mga chapters, mga words, mga kapatid, ay ito'y sinulat ni King Solomon. Most of the book of Proverbs was written by King Solomon. Sino po si King Solomon? Solomon was the son of David and Bathsheba and became the third king of Israel. The name Solomon is derived from the root word, root meaning to be quiet or peaceful. To be quiet or peaceful. So, hindi natin maikakaila na ito pong si King Solomon ay siya po ay train ng kanyang tatay. Siya po ay train ni King David. Siya po ay train ni Bathsheba. Hindi natin maikakaila. Ibig sabihin, hindi po naabot ni King Solomon na naging hari kung walang nag-train sa kanya na kanyang tatay si David at saka si Bathsheba. Kaya napakalaga ang role, ang tungkulin ng tatay at nanay sa bawat tahanan po natin. At kung mahalaga ang tungkulin ng tatay at nanay sa bawat tahanan natin, mga kapatid, hindi makikita itong halagang ito kung walang Diyos, mga kapatid, ang tatay, ang nanay sa bawat tahanan natin. Kaya napakaganda na makita natin yung authority ng Diyos sa bawat tahanan natin. Tingnan niyo po ito. May I ask you a very important question. How should we train our kids, our children? And why we should train them? And when is the proper time to train them? And where is the proper place to train them? And what is our manual to train them? Di po ba? Tinan po natin, isipin po natin na maigi. At kung tayo po ay magti-train sa ating mga anak, mga kapatid, who gave us the authority to train our children? Sige nga po. Come on, mga tatay, kanina, nakikita natin dito, nakakatuwa, sapagkat ang mga tatay dito ay karamihan mga batang tatay. Oo. Tinan niyo po na maigi. Again, who gave us the authority to train our children? How should we train them? Why we should train them? When is the proper time to train them? Where is the proper place to train them? And what is the manual to train them? Alam niyo ba na ang mundong ito ay meron din siyang sarili? May paraan ang mundo para i-train ang ating pamilya. Pero mga kapatid, ang paraan ng mundo ay hindi yun ang paraan ng Diyos para sa pamilya natin. Kundi may sariling paraan ang Diyos para sa bawat pamilya natin sapagkat Diyos mismo ang pundasyon ng bawat tahanan natin. And He is also the foundation, the founder of our families. Mahalaga po ang pinag-uusapan natin. Kaya mahalaga ang presensya natin sa ating simbahan. Don't you know that the one of the proper place to train our children is the Church of God? Mahalaga po ang tungkulin ng simbahan natin sa ating pamilya. Pero hindi natin pwedeng ibigay lamang sa simbahan para i-train ang ating pamilya, kundi malaki ang bahagi natin, mga magulang. Mahalaga po, mga kapatid, napaka-importante. Now, the book of Proverbs
The very purpose of the book of Proverbs is to teach people how to attain wisdom. Wisdom. Wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos. Wisdom means the application of knowledge from the Word of God. So this is the wisdom of God. Kaya makikita nyo nandyan yung book of Proverbs. So ang isa sa mga pinakalayunin ng aklat ng Proverbs is to teach people how to attain wisdom. To teach people how to attain wisdom. Upang turuan ang tao kung paano tayo magtamo, makakapagtamo, makakatanggap, magkakaroon ng wisdom ng Diyos, ng isip ng Diyos, and discipline. Alam niyo ba sa panahon na ito, ito yung panahon ng mga tao, lalo ng mga bata, ay wala ng disiplina. Kaya kailangan natin mga kapatid, ng katulad ng mga ganitong klaseng simbahan na magbibigay sa atin kapatid na taglay-taglay ng salita ng Diyos, which is the King James Bible. Oh, ako nagpapasalamat na merong Christian Bible Baptist Church Fort Bonifacio. Nandyan yung ating pastor. Ako nagpapasalamat. Way back 1995, mga kapatid, ang Word of God ay ang King James Bible, ang Book of Proverbs ay nandyan na sa ating simbahan. Nakarating ka ako sa CSI 1995. Bless God, mga kapatid, na hanggang ngayon na hindi nagbago ang ating pastor, hindi nagbago ang ating simbahan. Mga kapatid, wala ko dito sa inyong harapan kung wala akong tinanggap na disiplina, wisdom na nanggaling sa salita ng Diyos, na ipinangaral ng ating mahal na pastor, na ipinapangaral din ni Pastor Rick sa inyo dito sa simbahan na ito. Kaya every time na pupunta tayo dito kay mga bisita namin, hindi kayo namin dinala dito para mag-introduce sa inyo ng panibagong relihiyon. Hindi po. Kundi ang ibibigay namin sa inyo ay purong salita ng Diyos. Pero mo, anong ibibigay sa atin dito? Wisdom ng Diyos. Hindi wisdom ng mga senators, hindi wisdom ng mga tao, hindi wisdom ng mga artista, hindi wisdom ni Boy Abunda, hindi wisdom ni Vice Ganda, kundi wisdom, mga kapatid, ng gumawa sa iyo, gumawa ng langit at lupa, the creator of the heaven, the God of heaven, Jesus Christ. Akalain nyo, saan mangga, ano ang source ng disiplina ng ating sarili, ng ating pamilya, kung wala ito, apart from this book. So, to teach people how to attain wisdom and discipline and prudent life and how to do what is right. Mahirap gumawa ng tama. Huh? Yung itama mo, yung pagkakalmali natin, yun ang ayaw natin. Kung meron mang ayaw na ayaw ko sa sarili ko, yung itatama ng ibang tao, yung pagkakamali ko. Pero mga kapatid, ang sabi ni Biblia, for all have sinned. Sige nga, sinong matuwid sa atin dito? Wala. Wala. There's none righteous, no, not one. Kaya salamat na may simbahan tayo, na pag nandito tayo simbahan, itinutuwid yung ating pagkakamali. Sapagkat pagka hindi maituwid ang ating pagkakamali, yung pagkakamali mo na yan, yan ang sisira sa kinabukasan mo, yan ang sisira sa kaluluwa mo, yan ang magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. And you will never ever like hell, mga kapatid. Hindi mo magugustuhan ang apoy ng impyerno. Kaya nga ang apoy ng impyerno, hindi ginawa ng Diyos yan para sa tao, sapagkat ang tao, ikaw at ako, ay mahal ng Panginoon. Ayaw niya na tayo pumunta ng impyerno, kundi mga kapatid, ipinadama niya ang kanyang bugtong na anak sa cross ng Kalbaryo. He gave His Son, the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. He died, He was crucified, died, buried, and rose again for you and for me. Nandito tayo mga kapatid para ituwid yung pagkakamali natin, magkaroon tayo ng prudent life,
and how to do what is right and just and fair. In short, to apply divine wisdom to daily life and provide to provide a moral instruction. Alam mo, pag walang instruction sa atin na magkaroon tayo ng maayos na moral, lahat tayo immoral. Isipin mo mga kapatid, kung ang loob ng tahanan mo, si tatay immoral, si nanay immoral, yung mga anak mo immoral, lahat ng miyembro ng pamilya mo ay immoral, isipin mo kanong klaseng pamilya meron tayo. Pero isipin nyo rin kung anong klaseng pamilya ang ating mga pamilya kung nasa atin ang Word of God. Si tatay may matino ang isip. Si nanay matino ang isip. Mula sa panganay hanggang sa bunso, maayos ang kaisipan. Could you imagine mga kapatid kung anong klaseng pamilya meron tayo? Oh. Isipin nyo po, kung ang pamilya natin ay may wisdom mula sa Biblia, isipin nyo kung anong klaseng bansa meron tayo. Di ba napakaganda? That's why this book of the wise, the book of Proverbs, is tinatawag na wise sayings. Wise sayings. A textbook for teaching people how to live godly. That's what we need, amen? Ang kailangan natin, mga kapatid, sa bansang Pilipinas ay godly book. What we need is a textbook for teaching people how to live godly. Yan po ang kailangan natin. O sabi nila, pagka si Bongbong Marcos Jr. ang naging presidente, magkakaroon, bibigyan ng 500,000 ang bawat pamilyang Pilipino. Good news! Pero mga kapatid, ang alam ng tao ay maayos na pag may 500,000. 2 days lang yan, ubos na yan! Oo! Oh. Eh di baling walang pera, basta ang loob ng tahanan natin ay merong Biblia, meron tayong textbook upang ang bawat miyembro ng ating pamilya ay maging godly, mga kapatid. Dinan nyo ano sa amin ng Bible? Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. That's why the book of Proverbs came from the Hebrew word moshal. Moshal. Ibig sabihin, superiority in mental action. Superiority in mental action. Meaning, pag may Biblia ka, lamang ka na. Mas higit ka sa iba. Oo. Ibig sabihin, mga kapatid, may kataas-taasan na uri meron ka. Because the book of the Bible is the wisdom of God. Mind ng Diyos ito eh. Word of God ito eh. Sabi nga ng ating pastor, this is the nasa Bible. This book is the inspired word of God. Ibig sabihin ng inspired, mga kapatid, ay hindi lang basta buhay na salita ng Diyos, kundi ang Diyos nandyan mismo, ang Diyos. Kaya akalain, mga kapatid, kung meron kang aklat na ganito sa loob ng pamilya mo, ibig sabihin, hindi lang yung black and white ang nakikita mo, kundi isipin mo, kung meron kang King James Bible sa tahanan mo, ang Diyos nasa loob ng tahanan mo.
Isipin mo kung ito ay binabasa ng tatay, binabasa ng nanay, binabasa ng ating mga anak. Ibig sabihin, mula sa tatay, nanay, hanggang sa mga anak natin, nasa kanila lahat ang Diyos, mga kapatid. Kaya makita nyo, walang hindi pagpapalain na pamilya, mga kapatid, kung meron tayo na ito. Ubos na yung pera mo, ubos na yung million mo, pero mga kapatid, ito, sabi ni Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Madaling maubos, kumupas ang material na bagay, kapatid, pero ang salita ng Diyos, kailanman hindi kukupas para sa ikagaganda ng bawat pamilya natin at ikaayos sa bawat pamilya natin. Eh, ang totoong pag-asa ng ating bansa, kapatid, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang totoong pag-asa ng iyong pamilya, walang iba kundi Word of God. Oh, sabi nila, ang pag-asa ng ating bansa, walang iba kundi si BBM. 6 years pala, 6 years lang po yan. Pero ang salita ng Diyos, kapatid, ang sabi ng Biblia, it will endure it forever. It will endure it forever. Mag-i-endure yan. Ipagtatanggol ka, kapatid. Ipaglalabang ka, kapatid, ng salita ng Diyos. Hey, walang ibang makakalaban. Wala pa, kapatid. Walang pwedeng matalinong tao na pwedeng makipaglaban sa Diablo. Pero kung may salita ka ng Diyos, sabi ng Biblia, sa Ephesians chapter number 5, ito yung sword natin na hindi kayang sirain ng Diablo, kapatid. Oo, kayang sirain ng Diablo ang bansang Pilipinas, kayang sirain ng Diablo yung pamilya mo, pero hindi kailanman kayang sirain ng Diablo ang Word of God. Isipin mo kung yan ang meron sa loob ng tahanan mo. Kaya makita nyo kanina, marami mga nagpapato, nag-testimony dito kanina. Ano sabi nila? Salamat na lamang may simbahan. Salamat na lamang na may Bible, may Word of God. Kaya, pag tayo ay mag-train sa ating tahanan, dapat authority ng Diyos ang ating pundasyon. Authority means the power to give orders. Akalain mo, kung ito ang nagbibigay ng order sa tatay mo, kung ito ang nag-uutos sa tatay mo, kung ito ang nag-uutos sa nanay mo, kung ito ang nag-uutos sa anak mo, kaysa kamunduhan, kapatid, walang utos ng Biblia para sirain yung pamilya mo. Subalit, lahat ng utos ng kamunduhan ay para sirain ang ating pamilya. Hindi ka uutusan ito para manigarilyo. Hindi ka uutusan ito para magsyabo. Kundi ang sasabihin sa ito ay, your body is the temple of the Holy Spirit of God. Hindi ka uutusan ito para magnakaw. Hindi ka uutusan ang Biblia, kapatid, para mangurap. Hindi ka uutusan ng Biblia para pumatay. Depende sa papatayin. Kinakailangan mamatay yung ating mga kasalanan. Kinakailangan mamatay yung mga natutulog sa preachings. Kinakailangan mamatay yung mga nakikinig sa Facebook. Meron ang kinikwento. Sabi niya, punta ka pa sa church. Di na, Facebook na lang ako makikinig. Habay, nandun nga yung pangalan niya sa Facebook Live. Nag-comment pa. Yung pala, nasa shopping mall. Totoo po yun nangyari. Huh? Kaya napakaganda, mga kapatid. God's authority in training our children in the home. Napakahalaga ang authority ng Diyos para source natin para i-train yung ating pamilya. Makinig po tayo. Hindi lang yung mga anak natin ang kailangan i-train. Pati tayong mga tatay.
Pati kayong mga nanay, pwede kayong, dapat lahat tayo, buong miyembro ng ating pamilya, dapat well-trained tayo ng Bible. Authority means the power to give orders or, pakinggan nyo po, make decisions. Alam nyo ba, marami mga tatay hindi marunong gumawa ng decision. Maraming mga magulang hindi marunong gumawa ng decision. Amen. I mean, yung decision na alam mong nanggaling sa Diyos na decision mo. Madaling gumawa ng decision pag mali. Madaling gumawa ng decision, mga kapatid. In fact, mas marami tayong ginagawang mga decisions panira sa ating pamilya. Kaya salamat sa Panginoon na may Biblia tayo. Authority means the power to give orders or make decisions. The power or right to direct, control someone or something. Ang ganda eh. Alam mo, pagka ang authority ng ating tahanan, pakinggan niyo po ito. Kayo mga bisita namin, makinig kayo na maigi. Pagka ang ating tahanan, ang nakikita natin na authority ay authority ng Diyos, authority ng Biblia, authority na salita ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, maayos ang loob ng ating pamilya. Sapagat ang Diyos natin ay hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi siya yung Diyos ng kaayusan. Sabi ni Biblia, let all things be done decently and in order. Jesus Christ, our God, is not the God of confusion, but siya po ang Diyos ng kaayusan. Number one, train your family exclusively for God. Tingnan niyo po, ito yung nakamulatan ko sa probinsya. Pakinggan niyo to. Ewan ko kung ganyan din po sa inyo. Sa amin, sa Ilocan dyan, sa Cagayan, paaralin ko yung anak ko. Pag pinag-aral kita, magtatrabaho ka, at pag nagkatrabaho ka, sitting pretty naman ako. O, sapagkat pinaaral kita, ikaw naman ang magbayad ngayon. At ako naman ang sitting pretty. No? So tanong, tinitrain mo, para kanino mo tinitrain yung anak mo? Para kanino? Para ba, pinapaaral ko ba, tinitrain ko ba yung anak ko para mag-aral sa ng elementarya, mag-aral ng high school, mag-aral ng college, pagkatapos kukuha ng gusto niyang kurso, pagkatapos mag-abroad, dulyares ang pera namin, magpapatayo ng bahay. Yes, sir. Lalo na pag nasa probinsya, ano sasabihin niya? Ay, anak ni ano yan? Ni RJ yan. At yung anak niya, nasa US yan. Dolyares ang kita niya. Kaya makita mo, yung bahay nila, pagkalaki-laki, pero dalawang piraso lang na taong nakatira. Di mo ba? Aanihin ng dalawang pirasong nakatira sa pagkalaki-laking bahay. Na halos yung dalawang pirasong nakatira, pagkalaki-laki bahay sila nakatira, halos hindi silang magtagpo-tagpo sa kalaking bahay na tinitirahan nila. Di ba? Walang kaayusan, hindi practical. Pero mga kapatid, makinig kayo. Wala nang tatalo na pagkang anak natin, i-train natin para sa Panginoon. Tinan nyo po ito. Sabi ng Biblia, Colossians 1:16. Tinan nyo po. Ano sabi ng Bible? For by Him, Colossians, nais ko lang puntahan. Colossians 1:16. Colossians chapter 1. Okay, sabi ng Bible dyan sa verse number 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature,
Walang tinutukoy ito maliban sa Panginoon Kristo. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities. Pakinggan niyo po mga kapatid. Or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things. And by Him, all things consist. Anong sabi ng Biblia? Nilikha tayo ng Diyos mula sa Kanya at para sa Kanya. Another verse, in John 1:3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Tinan niyo po na maigi. Ibig sabihin, kaya po tayo nag-exist sa mundong ito. Kaya meron tayo sa mundong ito. Kaya tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito ay para sa Kanya. Hindi para sa pera. Hindi para sa material na bagay. Hindi para lumayo sa Panginoon. Kundi kaya tayo nilikha ng Diyos because we are all things, sabi ng Biblia mga kapatid, all things created by Him and for Him. And He is before all things. And by Him, all things consist. Makinig po tayo. Kung hindi ka pakikialaman ng Diyos, patay ka na ngayong oras na ito. Kaya nga mga kapatid, walang angulo at segundo sa buhay natin na walang pakikialam ng Diyos. Kapatid, isang pitik lang ng Diyos sa iyo, wala ka na, hindi ka na makakahinga. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, kaya tayo buhay, kaya tayo kumikilos, kaya tayo nag-exist, sapagkat nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Anong ibig sabihin niyan? Nilikha tayo ng Diyos para maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magsyabo. Hindi tayo nilikha ng Diyos para uminom ng alak. Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid, for His glory. Kaya wala tayong ibang luluwalhatiin, paglilingkuran, pagsisilbihan, maliban doon sa Diyos na lumikha sa atin. Dapat yan maunawaan ng tatay. Dapat yan maunawaan ng nanay. Kaya maganda mga kapatid. Kaya makita nyo. Pakinggan nyo po ito. Bakit anong laging preaching na naririnig natin mula sa ating pastor sa CSI? Dito kay Pastor Rick. Anong laging mensahe na naririnig natin? Na sa bawat mensahe ay hindi pwedeng mawala yon na mabanggit. Maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Alam niyo ba, napakaraming mga instrumento ni Satanas para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Kundi lumayo tayo sa Diyos. At sirain tayo ng Diablo. Sirain tayo ng kamunduang ito. Pero ang sabi ng Diyos, nilikha ka ng Diyos. Mula sa kamay ka ng Diyos. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Sabi ng Biblia, no Christ, no life. No Word of God, no life. Bakit? Kaya makita mo, kahit okay naman na may pera naman na ako, may sweldo naman na ako, pero bakit kulang? Kasi hindi ka naman nilikha ng Diyos talaga para magkaroon lamang ng pera, para magkaroon lamang ng magandang bahay, kundi nilikha ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. O sabi ng awiting kanina, isa lang ang buhay mo. Oh, sabi nila yung itim na pusa, siyam ang buhay, walang ganon. Isa lang ang buhay natin. Sabi ng Bible dito mga kapatid, tinan nyo, anong sabi ng Bible? For by Him were all things created, kasama lahat ng bagay na nakikita natin, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Nakikita, hindi natin nakikita.
whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things created by Him and for Him. Hey, young people, yung buhay mo para kay Kristo. Para sa Panginoon yan. Hindi yan para sa barkada mo. Hindi yan para sa boyfriend mo. Hindi yan para sa girlfriend mo. Hey, hindi yan para sa alak. Hindi yan para sa sabo. Hindi yan para sa kasalanan. Hindi yan para sa demonyo. Hey, ang buhay natin, hindi para sa kamunduan. Para kay Kristo yan. Wala nang iba. Kaya makita mo, pag wala kang Kristo, magulong buhay mo. Ha? Hindi nilikha ang bibig mo para magmura. Nilikha ang bibig mo para gagamitin natin sa Diyos. Hey, hindi nilikha ang bibig mo ni Kristo para paggamitin mo sa sigarilyo at droga. Nilikha lahat yan, yung ilong mo, lahat ng parts mo, gawa yan sa kamay ng Diyos. At yang lahat yan, lahat, wala kang pwedeng ipagyabang sa Diyos. Kaya dapat yung buhay ko, yung buhay natin lahat, yung buhay mo, dapat para kay Kristo yan. No? Kaya tinan nyo, nung tayo'y nakakilala sa Kanya, tumanggap tayo sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas natin, umayos ang pag-iisip natin. Umayos ang buhay natin. Kaya mahalaga. Makinig po kayo. Salamat na merong simbahan na merong salita ng Diyos katuwang ng ating mga tahanan para i-train tayo pare-parehas. Ha? Kaya salamat na ang source ng ating training ay walang iba kundi authority ng Diyos. Ha? Authority ng Diyos. Isip ng Diyos. Word of God. This book is came from the very mouth of God. Makinig po kayo. Ito po ang ginamit ni King Solomon sa kanyang buhay. Itong ginamit ni David sa kanyang buhay. Itong ginamit ni Bathsheba sa kanyang buhay. Itong ginamit ni Abraham sa kanyang buhay. Ito yung ginamit ni Moses sa kanyang buhay. Ito yung ginamit ni Joshua sa kanyang pamilya. Kaya anong sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hey, hindi magagawa ni Joshua yon na sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi pwedeng magawa ni Joshua yun sa pamamagitan ng kanyang talino, kundi yung talino ng Diyos, yung authority ng Diyos ang kanyang ginamit. Plus, pangalawang puntos, train your family based on the Word of God. Dito, itong batayan natin. Kaya ano sabi ng Biblia? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Train yourself, fathers, mula sa aklat na ito. Mga tatay, nakikinig tayo, mga kapatid. Ito ang source ng training natin sa ating mga anak. Mga nanay, ito ang training mo bilang nanay ng tahanan. Mga anak, itong training natin, ito ang pattern, ito ang manual ng ating training sa ating pamilya. You know the word train sa verse na ito is from the Hebrew word kona. Nang ibig sabihin ito is nasa verb po ito. Meaning, to put something into the mouth. To put something into the mouth. To give, to be tasted.
Ibig sabihin, kapatid, ititrain talaga natin yung mga anak natin na malalasan nila ang Word of God. Ititrain talaga natin, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Tinan nyo na maigi, ha? Tinan nyo po, nakaupo kayo dyan. Anong narinig nyo? Word of God. So anong ginagawa natin, kapatid? Sinusubuan kayo isa-isa. Sinusubo sa inyo ang Word of God na ito. Para malasan at para talagang mag-penetrate sa atin ang Word of God. Tinan nyo po dito. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Yan, punta natin to. 1 Peter. Sabi ng Bible, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Ano sabi ng Bible? As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Yun pong ibig sabihin niyan. The word train in Proverbs 22 verse number 6 means to put something into the mouth, to give, to be tasted. Parang nurse yan na kinakailangan isusubo mo sa bibig. Susubuhan. Kaya ganyan dito sa atin. Kaya mga kapatid, dito anong ginagawa natin dito? Ang ginagawa sa atin dito ay pinipreach sa atin ang Word of God. Sinusubuhan tayo ng Word of God. Train your family to respect God and obey God. Alam nyo, maraming mga miyembro ng ating pamilya na walang respeto sa loob ng tahanan. Kaya dapat talaga ang wala na tayong ibang manual sa bawat tahanan natin kundi Word of God. Ito yung isubo natin sa tahanan natin. Wow! Pag wala ito, tinan nyo, anong sabi ni Biblia? Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Wow, kapatid, ano ang manual natin para turuan? Subuan yung mga anak natin para matuto silang sumunod sa iyo at sumunod sa Diyos. Sige nga, ano manual natin? Kundi ito lamang, wala nang iba. Alam nyo, sa kamunduhan, habang tumataas ang kanilang pinag-aralan, tumataas din ang kanilang yabang. Di po ba? Nakapag-aral lang yung anak mo ng pagiging doktora, nagtapos lang sa PMA, kung ano mga kursong kinuha. Pero ang Biblia iba. The more na nasusubuan tayo ng Word of God, the more na nagpapakumbaba tayo. The more na sinusubuan tayo ng Word of God, the more na natututo tayo magrespeto. Sige nga, marami mga tao walang respeto. Pero salamat, mga kapatid, may Biblia tayo para turuan na magrespeto. Yung maturuan lang natin yung mga anak natin na sumunod, tinan nyo po, ano sabi ni Biblia? A blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord, your God. But turn aside out of the way which I command you this day to go after gods, other gods which ye have not known. Napakaganda. Wala ako sa kalagayan ko kung hindi ako natutong sumunod sa Diyos. Wala ako dito, mga kapatid.
At kayo, wala rin tayo dito. Ikaw, Joshua, wala kang ganyan na kalagayan. Si Muray, wala kang ganyan na kalagayan. Hindi kayo makakakanta dito na magkakapatid kung walang ganito si daddy nyo para sa inyo. Ay siguro si Joshua may limang asawa na to. Ay girlfriend lang, girlfriend. Pero tinan mo, magkakapatid, napakasaya, nakakatuwang tignan, kumakanta para sa Panginoon. Magagawa ba yun ni Pastor Rick na mag-isa? Hindi niya kayang gawin yun. Pero itong ginamit niya. Mga kapatid, ang tanong ko ngayon, anong klaseng training ang gusto natin para sa ating mga anak? Ano ang authority na dapat meron sa loob ng ating tahanan? Ano ang manual ng tahanan natin? Ha? Kung hindi ito, ano? Makinig kayo. Ito, siguradong dadalhin ka kay sa totoong Kristo. Ito, siguradong dadalhin ka sa langit. Ito, siguradong dadalhin ka sa trono ng Diyos. But apart from this book, dadalhin ka sa trono ng impyerno. Pero mula sa aklat na ito, mga kapatid, dadalhin ka sa trono ng Diyos. Hindi sisirain yung buhay mo. Hindi sisirain ito, ikaw, tatay. Hindi ka sisirain ito, nanay. Hindi sisirain ito, mga magulang, ang ating pamilya. Wala pa akong nakitang sinira ng Bibliang ito na tao, na buhay ng tao, kinabukasan ng tao. Pero maraming mula sa aklat na ito, galing sa sirang buhay, sirang pamilya, wasak na pamilya, pero inayos ng salita ng Diyos. Now, ngayong gabi, anumang kalagayan ng ating pamilya, itong pag-asa natin. You have this book? Sabi man ng iba, wala kang pag-asa. But if you have this book, may pag-asa ka mula sa Diyos. Makinig po kayo. Yan yung pag-asa mula sa salita ng Diyos para sa pamilya mo na hindi kailanman pwedeng ibigay ng mundo. Kundi, ito lang, dito lang manggagaling. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga anak ko, nasa ministry na rin. Yeah, si Belte, marunong magpiano. Ha? Si Negong, marunong magpiano. Si Shadi, marunong magbigay ng microphone. Tagaabot ng microphone. Si Misiak, marunong magpiano. Napakasarap na yung pamilya mo na ibinigay ng Diyos ay Diyos din ang gumagamit. Hindi si Satanas, hindi alak, hindi yung boyfriend mo. Alam niyo ba yun? Gagamitin ka ng boyfriend mo. Meron kinukwento nung kahapon. Meron isang young people doon na dinadala dati. Ngayon, nawala. Ngayon, matindi ganito. Pagka, saan siya natutulog? Kung saan natutulog? Pagka nag-break sila ng boyfriend niya, maghanap ulit ng boyfriend niya. Babae pa. Tapos, pagka nag-break niya yung kanyang boyfriend niya, makakahanap ka agad, doon natutulog. Ha? Anong kinabukasan mo doon? Pero ito, sinisigurado ko sa inyo. Hindi kayang harangan ng mundong ito ang pag-asa natin mula sa salita ng Diyos. Sapat na po ito. Nandito po lahat ng kailangan ng ating pamilya. No? Now, ngayon pong gabi kayo mga kabataan na bisita namin, hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Diyos ngayong gabi. Ito yung pagkakataon na tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Tumayo po tayo lahat.
At tayo po'y lumapit sa Panginoon. Ano ang authority ng ating training, mga kapatid? Walang iba kundi salita ng Diyos. Ito yung manual natin. Kaya, ngayong gabi, gumawa tayo ng decision para sa Panginoon. Gumawa tayo ng decision na sasabi natin, Panginoon, eto na. Tama yung sinabi ni Pastor RJ. Wala akong ibang source o authority para i-train yung aking pamilya, aking mga anak, kundi salita. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Kagilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, muli pinupupuri kami at nagpapasalamat sa gabing ito sa paggamit mo, Panginoon Diyos, sa aming pastor, Pastor RG, Panginoon Diyos. Salamat sa mga salitahan niyong nahayag. Salamat po, Diyos, sa man of God na ginamit. Patuloy po siya pagpalain at ganoon din po ang buong, kanyang buong sambahayan. At patuloy po pagpalain ang gawain, Panginoon Diyos, sa Baguio, Panginoon Diyos. Patuloy pong gamitin ang ayong pastor nito sa napakalayang niyo pang gawain. Magad salamat din po sa aming pastor, Pastor Hill, na patuloy pong ginagamit po sa amin. Patuloy po siyang pagpalain ng buhay at kalakasan, kalusugan, at more wisdom, O God, at patuloy po siyang maging daluyan ng pagpapala po sa amin. Magad maraming salamat po, pagpalain mo po ang gawain na ito sa lugar na ito. At salamat sa inyong mga anak na patuloy mong ginagamit sa lugar na ito. At salamat sa inyong mga anak, mga first time visitor po namin at binuksan mo ang kanilang isipan mula sa inyong mga salita. Magad, alam mo po pa ng Diyos ang desire namin. Alam mo po yung mga anak niyo lumapit sa inyo. Alam mo po ang kanilang desire. Alam mo po pa ng Diyos ang pangangailangan. Magad, at please, ang dalayan ko ipatuloy mong tugunin ang pangangailangan ng bawat sa mga lumapit sa inyo sa gabi nito. Magaya ay mga kapatira nasa kanilang tahanan o nasa malayong lugar man, nandun sa abroad, Panginoon Diyos, ay patuloy pong ingatan, proteksyonan, Panginoon Diyos, at patuloy pong pagpalain at gamitin mo, O Diyos, sa mga taong nakapaligid po sa kanila.
O God, maraming salamat po Diyos sa pibilihiyon kami po'y patuloy na ginagamit po sa lugar kung saan po kami nilagay. Binabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mo po kayong bahid ng kasalanan, sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Umaasa po kami, anumang inilapit ninyo mga anak, sa gabi ito ay tinugon niyo na nga po. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.